So, hello guys. Today, magluluto ako ng kwan ng meat pies. So, ito po ang mga ingredients. Ang minced beef is about 500 grams. 1 diced onion. 70 grams of tomato paste. Ito siya. Tapos ito is beef stock about 1/4 cup. And then 2 garlic cloves, minced siya. Tapos 2 tablespoon of olive oil. So, yan po ang mga ingredients ng kuan ng filling ng aking meat pie. So, now mag-start na tayo magluto, guys. So, okay guys, let's start cooking. So let's heat up the oil. Then we need to soften the minced onion. So, i-stirling natin occasionally, guys, para hindi siya masunog. So, we can add the garlic. We'll just cook this one in medium heat far, guys. Otherwise, madali siyang masunog. Pagka malakas yung kwan niya, yung heat ng kwan. So, I think it takes 3 to 4 minutes to cook the onion. So, dapat medyo malambot siya, guys. Pero yung hindi sunog, ha? Otherwise, yung lasa niya is medyo mapait. Just keep stewing. Itong beef meat pies na ito, guys, is masarap siya. So, I recommend freshly cook pag isa-serve nyo sa guest nyo. Kasi mas masarap siya. Pwede din siyang ilagay sa freezer. You can cook ahead of time. So, pag gusto nyo i-serve ito sa guest nyo or gusto nyo ito yung kakainin nyo, i-defrost lang yung kwan. Pwede din i-defrost before lutuin or pwede din from frozen to oven. So, depende. Pero I recommend mas masarap siya pagka freshly cooked, guys. So, niluluto ko ito mga about 4 years na and they all love it.
So, mag-umpisa na siyang lumambot, guys. Lumalambot na siya. Okay, so this is ready. Malambot na siya. Then, we can just add the minced beef. You have to mix it up very well. Dapat hindi siya lumpy, guys. Okay, so we can add a little bit of salt. Pepper. And give it a stir.
we should break up the lumps, guys, para maganda yung texture niya. So lutuin natin, medyo brown siya. Break the lumpy pieces. So, ayan. Okay, so. You should cook this one for 5 to 6 minutes. And then after that, we add the beef stock and of course the tomato paste. We just mix it in. So, ito yung feeling ng meat pies, guys. So we just cook this one after putting the beef stock and the tomato paste. We will just cook this for further 2 minutes. Yan, almost ready na siya. Black pepper, guys, since mga adult ang kakain nito mamayang gabi. So, lagyan po ng konting Worcestershire sauce. Bukalasa siya ng konti. Walang salt ito, guys, ha? Pero masarap siya kasi may beef stock. Almost cooked.
Okay, madali lang siya, guys. Luto na siya. So, it's done. So, eto, mag-start na tayo sa ating pastry. So, I use this brand, Puff Pastry. This is frozen, guys. So, before tayo mag-start, dinifrost ko ito para medyo malambot siya. Pero hindi naman yung very, very soft, guys. So, ito yung tin ko. Ang technique nito, guys, is dapat lagyan natin ng butter para pagkaluto ng pie, hindi siya didikit sa pan. Okay, so, mag-start na tayo, guys. Gabi pa ito kakainin. Ilalagay ko muna to sa fridge. Saka ko na lang siya i-bake pagka 40 minutes before eating time. Kasi it takes 40 minutes ito maluluto, guys. 200 degrees. I-set yung oven sa 200 degrees. Fan siya. For 40 minutes. Huwag i-over defrost pala yung pastry, guys, para hindi masyadong malambot. Otherwise, mahirap ilagay sa molder. Yung katamtaman lang po. Hindi yung very soft. Okay, bilis lang. Okay, so same process lang siya. So, ito guys, ni-refill ko na siya. So, equivalent to 12 ito. So, may ginawa akong sobra. Kasi ang feeling niya is more than a tablespoon. So, ito guys. Equivalent niya is 15 pies. Pwede ding 14, pero wala na akong extra pastry sheet, guys. By the way, ito guys, ang meat pies sa mga Westerner, I mean, mga British people, usually kinakain nila to with boiled potato and boiled green peas, guys. Pero sa pagkasabata naman, lalo na pag may playgroup, pwede nilang kainin ito with cut-ups, vegetable cut-ups. Yung sliced carrot, sliced cucumber, ganun. Tapos may baby tomato siya. Tapos pwede ka rin mag-boil ng mais. Tapos, mag-boil ka rin ng broccoli. Okay na yun. So, this is really good when cooked fresh. When you eat freshly cooked. I mean, freshly cooked. So, tamang-tama guys. 15 siya. 15 pies. It's 15 pies. So, this is the challenge. Medyo pagbaguhan kang gagawa ng pies, guys, is medyo mahirap siyang i-cover. So, dapat isil mo siya ng mabuti para pagkaluto niya,
hindi tatalsik po yung sauce niya. Otherwise, masisira po yung texture ng pastry. So, silang mabuti yung edge niya. Yun po ang proper technique niya, technique. So, kailangan seal siya. Ayan guys, seal na siya. Totally sealed. So, ang technique dito is ganyan po guys. Yung pagka-design niya. Depende, ito yung pagkakaalam ko. Sa iba siguro, iba din yung diskarte nila. Pero ito yung alam ko. So, kung ano yung alam ko, yun din ang ginagawa ko. Ayan guys. Tapos na yan. So, same process lang siya. You need to seal it very, very well. Kasi once masira yung pies, wala na. Masira yung kwan niya, pastry niya. Hindi na siya magandang tingnan pagkaluto. Dapat hindi siya mabutas, guys. Dali lang guys. So you have to do the same process hanggang matapos siya. Tapos after nito guys, ilalagay ko muna siya sa fridge. Kasi ayoko muna siyang lutuin. And by the way, you can cook this in advance. You can put it in the freezer. It can last long for 3 months. Pwede naman siyang lutuin from frozen to oven. So 40 minutes din. 30 to 40 minutes. Pag galing sa freezer siya, guys. So, ito naman, pag iluluto ko mamaya siya, 200 degrees fan siya. And you will cook it for about 30 minutes. Ganyan lang, guys. Ang cute niya. Ang sarap-sarap nito guys. Pwede mo ding lagyan ng mozzarella yung center part niya. Pero ito yung simplest way kasi. Mozzarella balls. Ito yung simple lang siya. Pag hindi mo kabisado yung mag-seal, guys, matagal siya. Kung pagluluto naman, patience ang kailangan. Ding cute-cute nyo. Ganun, same process siya, guys.
same process. So ito guys, final touch na to. Kailangan, we have to brush it with beaten egg. Kailangan ito guys, para yung kulay ng pastry ay brownish siya pagkaluto. So, ito din ang pinaka final touch niya. Bilis lang guys. So, okay. Kailangan din siyang lagyan ng konting butas. So, ang ginagawa ko, parang tinutusok mo lang siya ng knife. Hindi naman siya yung super malalim. Para may labasan lang siya ng air pagkaluto. Para hindi puputok po yung cover niya. So, ganyan guys. Okay, so it's ready. Ready to cook. Ready na po siya, guys. So, hello guys. Ito na yung meat pie. Luto na siya. So, ready to serve na po siya. Transfer ko na lang sa serving plate. So, ito na guys. Ready to serve na siya. It looks so yummy. Yes, indeed, it's yummy. Okay. I hope you enjoyed watching. And mag-comment lang kayo sa message box kung may tatanong kayo regarding the recipe, guys. Okay, bye. Enjoy watching. Bye.